Hello, good morning. Welcome to Mami Chia Channel. So for today's video, ang i-share ko sa inyo ay tungkol sa kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng business or store name. So ito yung isang bagay na madalas na kinakalimutan ng mga sari-sari store owners or ng mga small business owners, pero ito ang number one na pinaka-importante pala. So yun ang na-discover ko guys dito sa pagtatayo ko ng sari-sari store. Minsan na-overlook natin na binyagan or bigyan ng pangalan ang ating store. Or kaya naman, ay minsan, alam natin kung ano yung pangalan ng store natin, pero hindi naman ito alam ng iba. Sa topic na ito, please stay tuned and watch this video till the end. But before anything else, gusto ko munang magpasalamat sa aking mga viewers at sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel. Shout out muna tayo. Thank you very much, Miss Yvonne Bautista. Ma'am, thank you po. Ma'am Rose Jam 11, thank you po ma'am for watching. Shout out to Ate Malin Vlog, to Ate JV TV. Shout out also to Ma'am Criselda Abril, to Cutie Twin TV, to Happy Mommy, and to BIV. So thank you for watching po. Thank you for subscribing to my channel and sa lahat po ng nakapag-subscribe na ng ating channel. So welcome po to Mami Chia Channel. Ang i-share po sa inyo ay kung ano po yung basic experience ko at kung ano po yung natutunan ko sa pag-handle ng isang sari-sari store. Alam nyo po, bata pa lang ako, pinalaki na rin ako ng nanay ko. Meron din kaming maliit na sari-sari store noon, no? And then nung habang lumalaki ako, nagsimula na rin ako magtinda-tinda, no? Kahit nung ako ay wala pang pamilya, nagtinda-tinda na rin po ako, meron akong sariling tindahan ng mga chinelas, no, yung mga toys, yung mga galing po sa mga Baclaran at Divisoria. So nagkaroon po ako ng ganong pwesto noon. And then nagkaroon na rin po ako ng sari-sari store, no, doon sa isa pong sa bahay na isa pang bahay namin. So medyo matagal na rin po akong na laging nagkakaroon ng mga maliit na negosyo na sinasabay ko po sa aking work. So habang may work po ako, mayroon din po akong small business na manage para po pang suporta din po sa aking pamilya. Yun nga, no, sa mga businesses na to, no, hindi ko naisip yung isang importanteng bagay na dapat pala ay meron talaga tayo sa ating tindahan. So ito po yung ating business or store name, no? Minsan alam naman natin kung ano talaga yung or pinag-isipan natin kung ano yung magandang pangalan na ibibigay natin sa ating tindahan. Pero ito ay nalilimit lamang sa ating mga sarili. Alam lang natin na ito yung pangalan ng tindahan natin. Pero wala naman tayong ginawang signage or signboard or kahit na tarpaulin na inilagay natin doon sa ating mga harapan ng ating tindahan para aware ang ating mga customers na ito pala yung pangalan ng tindahan natin. Ngayon na meron na ulit akong sari-sari store na, which is magto 2 years na po ito. Ito ay sinimulan namin nung nagkaroon po ng pandemic, no? Dahil naisip ko po na suporta na rin, added income na rin po, no, sa pamilya, no, ang pagkakaroon ng sari-sari store. So naisip namin na mag-put up ng sari-sari store. So by the time na nag-decide ako na magkaroon ng sari-sari store, ay pinag-isipan ko na talagang maigi kung ano yung ipapangalan ng aking munting tindahan. So nung na-register ko ito sa DTI, so hinihingan po yan ng DTR or ng SEC ng tatlong pangalan, suggested name ng inyong business or ng ating mga tindahan. So from there, sa tatlong yun, ay aalamin kung meron bang kaparehas or ito ba ay mga, meron kasing mga pamantayan ang DTI na dapat ito ay hindi bawal, hindi ito illegal, hindi ito, yung business name natin, hindi bastusin. Alam nyo yung mga ganong bagay. So, may mga kategorya yan. So, kapag nagbigay ka ng tatlong business name, suggested business name mo, una, i-check mo na yan kung may kapareha. Pangalawa, kung ito ba ay papasa sa kanila, no? And then kung ito ay okay naman, so ito na yung makukuha mong business name. So ito na yung gagamitin mo sa iyong tindahan. So sa simula pa lang, meron na talagang pangalan yung aking store. So ito ngayon ang nangyari. Hindi ako kaagad-agad nakapagpagawa ng signboard or ng signage or maski na tarpaulin man lang para alam din ng mga customer kung ano yung pangalan na ibinigay ko sa aking tindahan. So hindi kilala actually ang aking tindahan. So na ako ngayon ng struggle, lalo na pagdating sa delivery. So every time na
papadeliver ako ng soft drinks, no, or merong grocery na magdi-deliver sa akin, or merong supplier, wholesaler na magdi-deliver sa akin, hirap na hirap akong ituro ang sarili kong tindahan. Kasi nga naman, nagbigay nga ako ng pangalan sa aking tindahan, pero ako lang ang nakakaalam, no, wala man lang akong ginawang signboard. So, yun ang naisip ko, magpagawa ng kahit simpleng tarpaulin. Para naman every time na merong magdi-deliver, hindi mahihirapan si deliveries na hanapin yung aking store. So isa pa, no? Hindi kilala or hindi alam ng ating mga customer kung saang tindahan bibili. Kasi nga naman, gusto mong makilala ang tindahan mo, pero wala ka namang nilagay na tarpaulin or signboard or kung ano man, no, na pangalan ng tindahan mo. So, paano ka nga naman makikilala? So, naisip ko rin yun na isa kong pagkakamali, no, na bakit hindi ako naglagay kaagad, no, ng pangalan ng tindahan sa harap ng tindahan ko. Kasi, naghanap ako ng pwedeng mag-sponsor nung signage or signboard, no? Signboard ng aking tindahan. So sabi ko, baka may pwedeng mag-sponsor, maka-free ako, ganun, which is mali pala yun. So ngayon, nagpagawa ako ng kahit na maliit na tarpaulin lang para alam ng customers ko kung saan sila bibili. Kung in case na mag-uuto sila ng bata, ng mga anak nila, alam nila yung pangalan ng tindahan kung saan pabibilihin ang kanilang mga anak. O kaya, alam mo yun, simpleng maituro yung tindahan mo, doon ka sa gantong tindahan pangalan bibili. So, importante yon mga kasari, at baka ay na-overlook din natin ito sa ating mga tindahan. Long advantage or benefit mga kasari sa pagkakaroon mo ng pangalan ng iyong tindahan na nakalagay sa labas, no? O yung nakikita ng customer. So, of course, number one dito ay makakapagpataas ito ng iyong benta. It will boost your sales. Bakit? Kasi makikilala ang tindahan mo. Diba yun naman ang gusto natin? Makikilala ng ibang mga tao, no? Kilala ng ibang tao or ng mga customers ang pangalan ng tindahan mo. Pangalawa, no? Madaling maituturo ang tindahan mo kung sakaling magpapabili sa bata yung kanyang nana. Yung sa bata, alam ko anong tindahan ang pupuntahan, no? Hindi maliligaw ang customer. At pangatlo, hindi maliligaw ang deliveries mo. So, hindi sila magpapaikot-ikot kakahanap sa tindahan mo dahil wala kang signboard or signage or tarpaulin man lang na pangalan ng yung tindahan. So, yun ang napaka... So, kung iisipin natin mga kasari, mukhang simpleng bagay lamang ito. Pero, naisip ko, ito ay number one na pinaka-importante pala na matagal kong hindi nagawa. So, ngayon ko na-realize kung gaano ito ka-importante mga kasari. At baka sakaling tayo din, no, na-overlook natin gawin itong mga maliliit na bagay na ito. Pero number one pala ito na importante. Mga tips kung paano magiging mas epektibo ang pangalan ng tindahan na ilalagay natin or ibibigay. Disclaimer lang po, ito po ay hindi from an expert opinion. Ito po ay opinion ko based po sa pag-handle ko ng aking munting sari-sari store, at ito po ang i-share ko sa inyo. I hope po ay makatulong po ito sa ating lahat. So, tip number one sa pagbibigay ng business name or ng ating store name, dapat po, no, para sa akin, aligned ito sa mission and vision ng iyong business. Ay, teka, ano ba ang mission and vision? Nakapag-isip na ba tayo kung ano yung vision at mission ng ating munting negosyo? Kahit po tayo ay maliit na sari-sari store lang, dapat meron po tayong mission and vision. So, ano nga ba ang mission? In short po, ano ang purpose ng pagtatayo ninyo ng inyong negosyo, ng inyong sari-sari store? Bakit ba tayo nagtayo ng sari-sari store? No? At ano naman po yung tinatawag na vision? Ang vision po, paano ninyo nakikita ang ating sari-sari store in 1 to 3 years, in 5 to 10 years, up to 30 years pa? No? Paano natin ito mapapalago? Paano natin ito na-visualize? So, yun po. So, number 2 po, give it value. Ibig sabihin po nito, dapat may kabuluhan o may kahulugan ang tindahan natin, ang pangalan ng tindahan natin. Hindi yung basta-basta lang, paano ito nakarelate sa iyo at paano ito makakarelate sa customer. Siyempre naman, kapag nakita ang pangalan ng tindahan mo at may customer na magtanong, dapat naman alam natin sagutin, bakit ganun ang pangalan ng tindahan mo? Hindi naman siguro maganda na ang pag tinanong ka ng customer, bakit gantong pangalan ng tindahan mo, no? So, ay, sasagot natin, ay hindi ko alam, wala lang.
lang. Wala naman yung kaugnayan sa akin, pero wala lang, 'di ba? 'Di ba maganda na meron siyang value, meron siyang meaning sa iyo. So, meron siyang story, meron siyang kabuluhan, no? Na sa kapag ikinuwento mo sa customer mo, ah, maganda, may kabuluhan yung pangalan ng tindahan mo, matatandaan ito ng customer mo. Number 3 tip sa pagbibigay ng pangalan, syempre dapat ang store name mo ay catchy, no? Anong ibig sabihin ng catchy, no? Natin ay catchy, no? Agaw pansin, madaling tandaan, so easy to remember, no? Na medyo may minsan nga kapag nag-iisip ng pangalan yung mga store owner, medyo nilalagyan nila ng kakwelahan, ano, na para maging catchy yung store name. Number 4, dapat madaling tandaan ang pangalan ng sari-sari store. So, ang minsan nakikita ko sa mga sari-sari store, no, pangalan ito ng owner or palayaw or nickname, no, para mas maigsi siya at mas madali siyang tandaan. So halimbawa, Ate JV Store or Malin Store, 'di ba? Shout out po. O kaya Ninya Sari-sari Store, 'di ba? Madali siyang tandaan kasi maigsi lang siya, hindi siya mahirap bigkasin kahit na mga bata, masasabi siya, no, mabibigkas siya. So 'yun po, dapat maigsi lang siya at madaling tandaan. Tip number 5 sa pagpapagawa ng ating business name or sari-sari store name, kahit simpleng signboard lang siya or tarpaulin, dapat piliin natin, no, yung font na visible. May sakto ang laki, tama ang font. Piliin natin yung kulay na attractive sa customer, no? Bukod doon sa name mismo na catchy yung pangalan, kailangan nababasa, no, visible siya, yung color niya is catchy din or attractive din sa mata, no, hindi masakit sa mata. Kung maglalagay doon ng design related doon sa business or sa business, halimbawa kung sari-sari store siya, so medyo lagyan mo siya ng design na pang sari-sari store din. So dapat sakto po ang laki ng ating signboard or tarpaulin, no? Hindi naman yun sobrang laki na matatakpan na yung tindahan mo, or yung sobrang liit naman na hindi naman nakikitang ng mga customers mo or ng mga nadideliver o yung pupunta sa store mo. So yung tama lang yung sukat. So yun po yung mga tips na maisi-share ko sa inyo, mga kasari. I hope ay meron tayong natutunan sa video na ito, and I hope ay makatulong ito sa atin sa pagpapaunlad ng ating munting negosyo. Maraming salamat po sa panonood. If you like this video at sa tingin nyo ay meron kayong natutunan dito sa ishare ko sa inyo based on my experience, so please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Mami Che Channel, and my Facebook page, Mami Che Channel. Thank you. Bye-bye. Love and be loved. God bless and more power. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you,